Hi everyone! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Ria. In this video, I share ko sa inyo ang aking take sa escabeche recipe. Ito yung first video ko sa aking Lenten recipe series. Alright, mag-umpisa na tayo agad sa kung ano yung mga sangkap. Okay. Kailangan natin dito ng canola oil, red onion, ginger, garlic, gagamit rin tayo ng carrots, ground black pepper, tubig, cornstarch, soy sauce, lemon juice or calamansi juice, rock sugar, kailangan rin natin ng green at saka red bell pepper, asin to taste, ito optional yung spring onion. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box below. Okay, so sa isda naman, ang gagamitin natin dito ay pritong isda para sa dish na ito. Pero kadalasan, I would say mga 90% of the time, pinapaprito ko yung isda doon sa Filipino store kasi libre naman. Pero ngayon, pinapakita ko lang sa inyo saglit kung paano ako magprito ng isda. Season ko lang ito ng asin at ground black pepper and then iprito na agad sa mainit na oil. Importante na mainit yung oil, okay, para hindi didikit sa pan. So, dito, medyo maliit yung pan na ginamit ko. Pero, okay lang kasi nakapag-prito naman ako ng isda. Pero sa recipe na ito, hindi ito yung isda na ginamit ko. Pumunta ako sa Filipino store at doon bumili ako ng pritong isda. I mean, fresh na isda tapos paprito mo na lang sa kanila. Ganon. So, kapag ready na yung pritong isda nyo, prepare na natin yung sauce mismo ng escabeche. So, dito gumamit ako ng wok. You can use yung malaking pan na meron kayo. On medium heat, unahin muna natin gisahin ang red onion hanggang sa ito ay magiging translucent na in color. Next ay yung garlic at ginger. So, gisa-gisa, mga about 2 minutes or hanggang sa magiging like golden brown na in color yung garlic at mga moy na ito. So, sunod yan ay ang carrots. So, unahin natin ilagay ang carrots kasi medyo mas matagal maluto ang carrots kaysa green at red bell pepper, di ba? Then, I season it with ground black pepper. Hinalo ko lang yan saglit. And then, i-add natin yung rock sugar, soy sauce, lemon juice, or you can use calamansi juice at tubig. Haluin lang natin ito saglit, again on medium heat. Takpan natin ito mga about 3 to 4 minutes lang kasi medyo maliit yung pagka, manipis ang pagkahiwa ko ng carrots. So, after 4 minutes, hinalo ko naman ito saglit lang and then titikman natin. After kong matikman, nag-add ako ng 1 half teaspoon lamang ng asin and then hinalo ko lang ito saglit, tinikman ko na naman. So, adjust according to your taste, okay? Then, nag-add tayo dito ng red at green bell pepper. Hinalo ko lang yung saglit and then tinakpan ko ito. For the meantime, maggagawa tayo ng slurry. Ang slurry ay combination lamang ng cornstarch at tubig. Sabi nila dapat equal parts, pero yung sa akin ay 1 tablespoon ng cornstarch at 2 tablespoons ng tubig. So, inilagay ko ito after 3 minutes. Then, hinalo ko na naman ito at sa nakikita nyo, nag-thicken na yung sauce. So, itong tinatawag na slurry ay pampathicken ng sauce. Ayoko ng sobrang thick na sauce para sa dish na ito. So, konting cornstarch lang ang ginawa ko. I mean, inilagay ko. Then, tinakpan ko na naman ito. So, yun naman talaga sa cooking, titikman nyo, adjust nyo yung lasa kasi it's always about your taste. So, adjust accordingly. Yun naman sa guideline ng lista ng mga sangkap, exact measurements, nasa description box yan below this video. At kapag nakuha nyo na yung lasa na gusto nyo, then mag-stop na tayo doon at i-add na natin yung prinitong isda. So dito yung isda na ginamit ko ay yung pinaprito ko na doon sa Filipino store. Then dinistribute ko lang yung sauce para ma-absorb talaga ng isda. Ito turn off na natin yung heat dito and then takpa natin, I would say mga about 3 to 5 minutes lang pero naka-turn off na yung heat and then after 5 minutes, ready to serve. Or kung gutom na kayo, then serve nyo na agad. Yun lang, napakasimple lang ng recipe na ito pero masarap. Kumbaga like pack ng flavor talaga. Like, totally recommend this recipe. Hindi kayo ma-disappoint kapag i-try nyo ang dish na ito. So yun na nga, ito yung first video ko para sa aking Lenten recipe series. So meron pa akong mga recipes na
more on isda, more on seafood, kumbaga itong i-upload ko ng mga videos. Ang plano ko ay everyday. Okay, so hopefully na itry nyo ang recipe na ito. And as always, thank you guys for watching and take care.